Mga kababayan, nandito po ngayon sa ating tanggapan yun pong driver ng multicab na sinakyan di umano ni Jovelyn noong August 5 noong siya po ay pauwi na from Robinson's Mall, pauwi ng kanilang tahanan, no? So, may mga CCTV footages na nahagip yung po sinakyang multicab, no? Kulay puti, mga kababayan, at dito ngayon, ang driver, no? Hindi na lang muna natin papangalanan yung driver. August 5, nasaan ka noong August 5? Bali, nagbibiyahe po. Nagbibiyahe. So, yung sinasabi nilang multicab, no? Noong una, nahagip ng CCTV camera, sa'yo yun. Opo, opo. Anong, ano mo, sarili mo multicab yan, o? Nagbaboundary lang po. Nagbaboundary ka lang. Okay. Noong August 5, 6:56 ng gabi, may napansin ka ba na babae, naka-t-shirt ng kulay, yellow? Ay, wala na po, sir. Kasi hindi ko nga po matatandaan kung sino mga sumasakay sa akin at bumababa. Bali, siyempre po, tsaka dahilan na rin ng mga biglang imbestiga na alos 1 week ano na yung nakalipas. Wala na talaga, sir, kasi hirap. Hindi mo na naalala. Hindi mo na maalala. Pero nung galing ka sa Robinson's Mall, ilan yung pasahero mo? Yun na nga, sir, yung talaga sa madaling salita, nung yung mga araw na yun, talagang wala na akong matandaan yung last trip ko na yun, na kung ilan ang binaba ko, kung ilan pang pasahero ko, babae o lalaki pa yun, ano ko, wala na po kasi, yung parang nakapokus na ako sa pagdadrive nun. Hindi mo na tinitingnan yung likod. Po, tsaka bukod nga po dun, siyempre po matagal na, halos 1 week na yung nakalipas, parang halos naano na sa isip ko. Araw-araw din po ako nagabiyahin, hindi lang naman po yun. Kaya parang gumulo na, tsaka wala po na talaga maano. Gusto ko man na lalaanin, pero magulo talaga. Okay. Lumalabas dito sa CCTV footage, no? Ng G-Smax Construction, na dumaan ka sa harap ng opisina nila sa Barangay Tagburos, alas 7:07 ng gabi, tapos nakabalik ka kaagad ng 7:14 ng gabi. Opo, yun na po yung talagang 100% ko na nasa Tagburos apply lang po ulo ni Kuno. Ngayon po siguro, pagliko na pagbaba ng pasero, pagliko ko, nagbinto muna ako, nagbili ng Yossi, napag-Yossi, tapos mga 1 minute po. Hindi mo ba maalala? From, kasi 7:07, nakita pa si Jovelyn na sakay mo. Okay. No? So, ibig sabihin, doon banda sa G-Smax, nandun pa si Jovelyn, nakasakay sa'yo. Nga po yung... Meron ka bang maalala? Naalala mo ba kung saan mo sila, o meron bang nagpara sa iyo from mula doon sa G-Smax hanggang doon sa sinabi mong aplaya? Meron ka bang ibinaba doon na pasahero? Limang hindi ko nga po talaga sir matandaan, sir. Hindi mo matandaan? Meron tayo pwede magsalita na kung may binaba ko doon na kung wala rin. Yung nga po, sa madaling salita, nakalimutan ko po talaga yung pangyari niya na last trip ko ng Biyernes. O kasi, ano eh, 7 minutes, in just 7 minutes, bumalik na ako. Bumalik ka kaagad. Ibig sabihin, ang pagpunta mo na pa lang doon, mula sa Robinson's Mall, 3 minutes. 3.5 minutes lang, no? Bumalik ka kaagad, hindi ka na siguro nakaabot pa ng aplaya. Saan ka ba nagito? Saan ka ba nang... Ay, sa akin sir, alam, matanda ko si Simpre po sa araw-araw na gawain ko na ganun, unang nangyayari sa akin, aplaya ko ka lang. Aplaya ka lumiko? Opo. Ilang, ano ba yung tawag doon sa speed? Kilometer pala? Oo. Ilan ang takbo? Oo, takbo mo. Siguro, mga, hindi natin, kung mag-estimate tayo, mga 50. 50, okay. 50, kanina sinubukan ko from Robinson's Mall, ano, from G-Smax Construction, yung 3.5, eh hanggang Toyota lang. O hanggang doon lang banda sa crossing papuntang Aplaya. Kung pumunta ka pa doon sa Aplaya,
Ibig sabihin, doon talaga sa pinakadulo. Ay, sa papasok ko, hindi mo. Sa kanto lang mo, sa kanto. Ah, so sa kanto ka lang? Sa kanto lang po yung babaan, hindi ko sa loob. Balik, aklayo ng taong kanto. So wala ka talagang maalala between GS Max Construction Building, papunta doon, tatlong minuto lang yun eh. Di ba? Wala ka maalala kung saan mo ibinaba. Kasi parang sila na lang tatlo, di ba? Dalawang lalaki, isang babae, si Jubilin yun. Hindi mo talaga maalala kung saan mo sila particular doon sa National Highway na yun. Binaba. Mga sir, wala talaga sir. Kung nasabi sana kagad ng mga 3 days, 2 days pa lang, siguro pwede ko maalala. Kasi kung 1 week, yaro-aro din po ako nagpasada. Kasi hindi ko pasayari lagi. Mabibigyan na ako. Tapos alalani ko mga biglaan mo. Wala talaga sir. Doon nawala si Jubilin. Hindi ka ba, hindi mo ba naisip na baka ikaw yung nasakyan? Ah, sir, ganito naman sir, kasi yung una pong balita ay Jubilin, oh. Di ba po, dahilan sa rob, wala naman po na-involve ang multicab. Kung na-involve po yung multicab nung una pang pagkawala niya, naisip ko po yun, siguro kung nasakay ko, at even baka doon pa lang, maalala ko na. Eh, hindi naman po na, yung nagbalita, yung unang balita niya na pagkawala, yan dahilan lang naman po, di ba, rob? Ngayon naman po na-involve ang multicab, yun na nga po yung pagka 1 week na, yung sa akin na po. So, sino nag-ano sa'yo na involve yung multicab po? Yun na po yung mga PNP po, na yung una silang nag-ano sa akin. Po sa outpost nun. Araw din po na nag-ano yung mga parang-pandang alas-dus po nun. Alas-dus din po. So, kinausap ka nun ng polis? Opo, balik ka po. Na-imisiga ka nun ng polis? Opo. Yun nga po nasira yung araw kasi... Bali, tatlong araw din po ako na ano, at katulad niyo yung biyahe ko ngayon, bumagula ko sa mga utang mo. Usually, saan ka nagbababa ng pasahero doon? Yun nga po, yun ang talagang maano ko, kung ganun, siyempre po nakita ko rin kasi na binapakita sa mga CCTV, tapos ngayon siyempre po, ginapag-aralan ko rin po na kung matabot pa ba ako ng Honda Bay o dito. Eh ngayon, nakita doon na yung alos 5 minutes o 6 minutes na ako nakalipas, bumalik ulit. 100% apply lang po. Hanggang apply ka lang. So, posibleng doon mo binaba sa apply lang? Sir, na po talaga rin siya kasi ginunitor na rin po nila yung CCTV ng banga, pati ng Honda Bay na wala akong dumaan. Ibig sabihin, so, hanggang apply ka lang? Po, ibig sabihin, hindi ako nakadaan, doon na ako sa apply nun. Hanggang okay. So, ibig sabihin, posible, na doon lang din talaga bumaba sa kanto ng Tagboros Applaya sila Jubilin. Opo, sir. Pati yung dalawang lalaki na parang nag-a... Kasi lahat po yun, sir. Kung sino man natira sa akin, bababa talaga sila doon lahat. So hindi mo na talaga nadalhin doon pa sa dulo, sa playa. Sasakay na lang sila ng tricycle. Ay, sir. Hindi ko naman din po alam. Doon na lang sila bababa. Tapos, kung pupunta sila ng applyer, tapos sasakyan na lang ng tricycle. Tama? Opo, sir. Pag mag-a-applyer po yung mga Tagaluba. So, posible, kasi Jubilin talaga, hindi mo na nahati doon sa banga. Hindi na. Hindi na po. Hindi mo na nahati doon sa applyer. Doon sa Pulang Lupa. Opo, wala po. Ganito, ang biyahe mo, Robinson to Santa Lourdes talaga. Tama? Opo, rota ko talaga, Santa Lourdes po. Oh, bakit hanggang kanto lang applyer ka lang ng Tagboros? Opo, ganito po sir. Kasi po, nagkakataon sa akin sa gabi sir, halos maano sa akin yung pasayero ng Santa Lourdes. Kasi po, katulad niyan yung maliit lang unit ko. Sa bayan pa lang po, napupuno na ako ng mga San Manuel, San Jose, o minalili ko ng Tagboros. Ayun ang kalimitan kong pasayero. Ngayon po, pagdating niya sa roto, ayun ngayon, yung nangyari siguro sa akin nun, napunuan ako ng mga robo sa Manuel o San Jose na walang nasamang Santa Lourdes. Pagdala po ako sa rob na hindi po ako nakakuha ng Santa Lourdes, hindi na po ako nagtataas. Kasi po may mga madalas po minsan na kaya po hindi na ako nag-akit pag last trip. Kasi po, minsan po yung katulad nun, kung halimbawa lahat ng pasayro ko doon lang sa mga San Jose o Tagboros, na pagdating na Tagboros, may matitira po na isa. Ngayon po yun, ayun po yung mga taga-taas. Ito po yung mga taga o... saan man magsasapa o atos magpulang lupa. Sa mga una ko po ba, dati mga naranasan pag nagalas trip, kaya po yung ginagalihan ko pag nagalas trip na ako, Honda Bay lang ako pati Tagboros. Kasi Honda po kumbaga po, nakatapa ko po ang biyahe ko pag gabi. Honda Bay, ibig sabihin doon lang sa banga? O doon talaga, papunta talaga sa Honda Bay? Opo, papasok po. Kung may mapipikap pa ako ng Honda Bay. Okay. Ngayon po, yung mga madadalang sa akin po yung dalawa na yan, kaya nakakamintin ang mga pasayro ko nakasakay, yan talaga Tagboros. So, ibig sabihin, hindi ka na pumunta ng Pulang Lupa? Wala po, sir. Wala.
hindi ka na nakapunta ng pulang lupa at binaba mo yung pasahero mo na taga pulang lupa, ay, sir, Pantalones, doon sa kanto ng...